Number 3 and 4 of our 50-item civil service reviewer in numerical reasoning. So ang Google Forms po na ito ay makikita nyo sa description or sa aking FB group. So yung FB group tsaka po yung link ng Google Form ay nasa description. So para makita nyo po yung Google Forms natin, nandito rin po yan sa aking FB group. So ito po yung FB group ko, civil service exam / net review for mathematics. So dito lang po sa featured, ito po yan, 50 items. 50 items CSE reviewer in math. So itik nyo lang po yan para makita nyo yung Google Forms natin. Okay, so kung meron kayong, kung gusto nyo po ng free reviewer, dito po sa files. Ayan, so may mga free reviewer po tayo dyan na pwede nyo i-download. And then kung may math question kayo, ay i-post nyo lang po dito sa aking FB group. Okay, so sagutan na natin ang dalawang basic mathematics lang po ito. So number 3. So number 3. So 45 is 60% of what number? So napaka basic percentage problem lang po ito. 45 is 60% of what number? So ang formula ng percentage ay P is equal to RB or R times B. Pero sa ganitong mga problem, hindi ko na ginagamit yan kasi baka malito pa, magkabali-baligtad pa yung percentage, yung rate, tsaka yung base. So ang ginagawa ko dito para mas madali ay i-translate lang natin word by word sa equation. So paano ba ito i-translate word by word? So ayan lang, 45. So sulat nyo lang 45. And then is, ang ibig sabihin ng is ay equal sign. And then 60%, so i-convert lang natin ang 60%. So ang 60% equal lang yan sa 0.60 or 0.6. So, di ba, ang ginagawa natin ay 6% means divided by 100, di ba? So, divide lang natin to by 100. 60 divided by 100 is equal to 0.6. Or simply, remove the percent symbol. Ito ang decimal nandito. Move the decimal point 2 places to the left. So, therefore, 0.60 na lang siya. Or simply, 0.6 na lang yan. Parehas lang ang 0.60 at 0.6 kasi bali wala nang 0 kapag may decimal sa nasa right ng decimal point. Okay? So therefore, 60%, so that is equal to 0.6. Ang ibig sabihin po ng off ay multiplication. So 45 is equal to 0.6 times what number? Hindi natin alam yung number. So pwede kayong mag-assign ng kahit anong gusto nyong variable or symbol. Okay? So ilalagay ko na lang ay letter N. So therefore, our equation is 45 is equal to 0.6 times N. So now, solve for N, kailangan mawala si 0.6 para N ang matira. So ano ba ang kabaligtaran ng multiplication? Ay division. So therefore, divide natin both sides by 0.6 para mawala ang 0.6, matitira na lang ay N. So therefore, N is equal to 45 divided by 0.6. So i-divide lang natin ito manually. Pag nagdi-divide tayo ng decimal, mas ginagawa nating whole number yung divisor. So if we have 45 divided by 0.6, ang gagawin natin, gawing whole number ang divisor. So, i-move natin ito times 10 or simply i-move natin to ng isa. Kung anong ginawa sa denominator, gagawin din natin sa numerator. Move ng isang decimal. So, ito move din ng isa. So, magiging 450 divided by 6. So, therefore, i-manual lang natin 450 divided by 6. So, we have 45 divided by 6. That is equal to 7. 7 times 6, we have 42. Subtract, we have 3. Bring down 0, we have 30 divided by 6. That is equal to 5. 5 times 6 is 30. So therefore, wala nang remainder. The answer is 75, which is letter. Ayan, ito pala, 75. Wala pala siyang letter. Okay? So next number, number 4. What is the value of 2x plus 2xy plus 3y plus 3y equals 25 and x equals 2? So parang may typo ata dito, no? Wala kasing value ang what is the value of y, ayun, so wala pala talagang value ang y. Ang hinahanap natin yung y, so tama pala. Okay, so what is the value of y if 2x plus 2xy plus 3y is equal to 25 and x equals 2? So all we have to do to solve this is substitute the 2 for every x in this equation. So equation pala siya. Kala ko kanina ay expression lang. Meron palang equals dito, equals 25. Okay, so i-substitute lang natin ang 2 sa bawat x. So i-substitute dito sa x, i-substitute din dito sa x. So matitira na lang natin na variable ay y. Okay, so therefore we have 2 times x is magiging times 2 plus 2. Ang x ay 2 ulit and then we have times y
plus just copy 3y equals 25. So simplify lang natin, 2 times 2, so this is equal to 4 plus 2 times 2, so that is equal to 4, and then we have y, so 4y plus 3y equals 25. Then combine like terms, so si 4y at si 3y ay i-combine lang natin, 4y plus 3y, that is equal to 7y. Tapos si 4 at si 25 pagsasamahin natin, since isang nasa left, isang nasa right, pagsasamahin natin sa right. So subtract 4 to both sides. Kabaligtaran lagi, positive 4 to, so subtract 4 para maging 0. 25 minus 4, so that is equals 21. And then last step to solve for y, divide both sides by 7. So therefore, the final answer, 21 divided by 7, so therefore y is equal to 3. So the answer is 3. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan yung explanation. So kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang dito sa aking YouTube channel sa or comment nyo sa aking FB group or i-DM nyo lang ako, RJ Ensenado. Bye-bye and God bless.